Ladies and gentlemen, get ready to dance. Get ready to dance. Cause here comes DJ Dark Red. Praise the Father! Praise the Father! Praise the Father! Praise the Father! Halakka. Praise the Father. Halakka. Praise the Father. Halakka. Kaya, hindi yung galipin ng anak ha. Tindot-tindot yung vibrator ng salimutan. Kaya, huli yung galipin ng anak ha, pindot-pindot yung vibrator ng salimutan. Halak ka! Huli yung galitin ng anak ha, pindot-pindot yung vibrator ng salimutan. Halak ka! Dark Red.
Halak ka. Hello everyone! Isang magandang gabi po sa inyong lahat at sobrang sorry. Pagpasensyahan nyo na po mga kapatid, mga kaeksena. Nag-enjoy kasi ako. May dinadownload akong video. Ang problema, habang nag-download ako, nawala sa isip ko na ilang minutes na lang pala magla-live na ako. Sige pa ako naghahanap sa YouTube. Kaya naman, ayun, pasensya na po kayo. Huwag na kayo magtampo at magalit. Ito na sa inyong harapan. Ang nag-iisa, nagmamaganda, ang kabugera ng inyong buhay. Direct Freddy Valera! Halak ka! Praise the Father! Let's go! Sago tayo pa-action na at mag-like na kayo at magbatian portion na tayo. Di ba, ma'am? Malushi mawa ka. Good evening po! Let's go! Halak ka! At syempre, binabati natin ang boga-boga lahat ng ating mga kaeksena. Si Baguis ng Abra, si Salve Jimenez, si Weng Buendia, si Laura Layton, at si Ray Cagilla, at kay Teresa Tanachito Lorenzo, J Pro, hello! At kay Pluto Riotius, BMB Rico Blanco, at Mr. Somebody, at kay Christina Antena, at kay Beth Galang, at kay BMB Rico Blanco, Erika Matsumoto, Gani, at kay Maria Santos, kay Langga Lentija, Desperado, at kay Gerardo, at kay Explore Lab, hello po, at kay Ana Gary Gat, at kay Mora MGH, at Jeff Adonis, at kay Mel Jean Vlog, Aileen Drew, at kay Jay Colonizado, kay Jack, kay Chio Kusam, kay Nestle Drulli, at kay Jerry Laxpar, at Marites sa mukha ko, yung electric fan, maano, wait lang, si Marites eh, ano naman to? At nandiyan din si 8969. At syempre binabati na natin si Louis De Vera, si Alright Copyright, si William Torres. Nandiyan din. At nandiyan din si Tumalon. Wait lang, ang layo ko na. Ang habulin ko, ang dami. Wait lang ha. Ha, sino pa? Nandiyan din si Reginald El Amparo, si Tina Aringay. Hello, watching from Namyang Ju, South Korea. At syempre kay Ellen Deloria, at kay Erica Matsumoto, Gani Gina 31, Maria Santos, Hayton, JP Presto, Margarita Toribio, Marianne Bibat, Aileen Drew, at kay Aubrey, at kay Joy Barbosa, at kay Manuel Tomines, at kay Teresa Tan, Emilio Ramos, Ninitas Vlog, Katmar, at kay Vincent Leonel Diaz, at Julie Asuncion, Aubrey Ding Lopez, at Rose Belmanyo, Magdalena Cardoba, at kay Saisem, at kay Gurong Palaboy, at kay Lourdes Valencia, Ibite Saldibar, at Romeo Mejia VI, at Paulo San Pedro, at Beltan, Dalin Jr., at kay Demer Benitez, at kay Melanico, at kay Joy 29, at kay Bapanoy Buisan, at kay Nelville, at kay Romeo Benet Bendanillo, at kay Lisa Pader, at kay Majo Villamor, at kay Ofelia Neri, at kay Joseph Prihinal. At syempre nandiyan si Gemmaline Perez, si Jessa May, si Merlat OFW, si Laida, si RB15, at si Marilo Antig, at si Saturnino, Lea Jr., at si Tweetsend, Raquel Sarito, at Mayan Adela Alquiza, at kay Alicia Marlene, at kay Mantemyong, hello po, at kay Lilet De Los Santos, Lilet De Los Santos, Austria, at kay Pluto, at kay Annie Dantes, at kay Miss Marie, at Joy Conanizado, at kay Harmay, tama ba? Harmary, at kay Demer Benitez, at Myla Pagaliluan, at kay Rosbel Kagangan, Kaganan, hello po, at Belen Cruz. Pasensya nyo na po, ang dami kong binabasa. Sa mga nababati na, wag na magpaulit ha. At shoutout din po kay Royce Cusina, at kay Edcat, Dito Guerrero, Alicia Merlin, at Lilet De Los Santos, at Leslie Hermosa, Arnold Perez, Arnold Lopez, Lida Ogalde, at kay Cesa, at kay Ariel 27, at kay Antolin Teotico, tama ba? At kay Ranilo Bautista, at kay Hotfire 76, Jope 21, Mr. DJ Music Lover, hello po sa inyo ng bonggang-bongga. Sino pa? At si Iris Desma, si Emil Bautista, si Kukoy, hello. At kay Lemon Lime, at Banatite. At kay Aripyong, at Jenny Sarila, at kay Chronic, hello po ng bonggang-bongga, Nilo Pascua, ID Blood Cross, at Lori Pajardo. Magandang-magandang gabi po. Sino pa hindi nababati dyan? Woohoo! Oh, Days Covery, hello. At kay Jocelyn Yee, at kay Bogart, at kay Emily Bitug, at kay Edelisa, hello po ng bonggang-bongga sa inyo, at kay Ruth Mendiola, at Lisa Pader, nabati ko na yan. Mang Jose, Len Roa, Iris Desma, Wing, hello po, sino pa? Yami Lice, at kay Abes, at kay BMG, at Carolina Decena, at kay Jessica Bandewall, at kay Neil Canvas, at kay sino pa?
kay Angelo Angelo Cruz at kay Amy Sirk at Wendy Francisco at kay Rebecca Albobias at kay Danes at kay Marilo Antig at Mike Broad at kay Kukoy ulit at Elisar Pincalero at kay Lani Reyes at Nida Ogalde at Juliet Juliet ni Brain ni Brian Juliet ni Brian pala sorry. At kay Corazon ko at kay Joy Tamani, hello po Roborat at Edmund Bautista at kay Margie Izuno at kay BMB Rio Blanco ulit at kay Big Daddy at kay Mark Brian Bautista, JR Cuenca, JCR at Pilipinas aking mahal 112 at kay Maria Madrid. Hello po at Marilyn Monsarbas at kay Dayanara Loki at Rebecca Demar at Derama at Denver D. Plestado at Doy Joy Manahan, Hamilin Geraldino at kay Elizabeth Sorbito at Maria Asuncion, G. San Jose at Noli Romano at Nenito TV. Hello po from Siargao. Uy, masarap dyan ha. Makapunta nga susunod dyan. Charot. At kay Sure You Care at kay Renato at kay Analisa Yago at Marvic Velasco at sa lahat ng mga bagong pasok, simulan na natin Timmy T. Oh, mamaya na ako babate, Happy Cupcake, hello! At Jasly Dison, magandang gabi sa inyong lahat mga kaiksena. At welcome sa ating live stream. Bibilisan ko lang to ng konti kasi may live pa tayo mamaya. Gusto ko lang unahin to para bukod nating pag-usapan tong topic ni Banat Bay. Okay? Pero bago ang lahat mga kaiksena, I hope na nakapag-like na kayo. At na bati na sana kayo ha at mag-ready na kayo, okay? Dapat magkakaroon ako ng dito live survey. Gusto niyo ba magkaroon ng live survey labi sa Martin? Oh. 'Di ba iniingal pa ako? Renato ako sa Lem Charot po. Simulan na natin mga kaeksena, press 1, press 1. Mamaya na lang tayo babati sa mga hindi nabati ngayon. Mamaya-mayang konti sa susunod nating live, okay? Okay lang ba 'yon, Romel Blanco Geres? Sinalakay ng NBA ang isang bahay ni Bantag. Direct paki-shoutout ang mga friends ko na si Maki, Michelle at si Kauri at si Dudong. Dudong, shut up, bro. Halap pa. Charot lang. Shoutout sa lahat ng mga tropa and friends ni Mama Lucy Maoka. Ulitin natin, si Maki, si Michelle, si Kauri at si Dudong! Charot. Halika na, simulan na natin. Oh, habang hindi pa natin na sinisimula, mga kaeksena, meron pa siyempre akong babatiin na. Pero bago yan, magagawa muna tayo ng live survey. Okay? Oh, wait lang, gagawa ako ng live survey ah. Wait lang, tanggalin ko muna to. Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan ha, mag-like na kayo. Wait lang, magbibigay lang ako dito ng... Asan na ba yun? Yan. Okay. Andyan ba yun? O, commercial muna tayo ha. Wait lang habang gagawa ako ng survey natin, live survey. Okay? O, commercial muna. Let's go. Let's do this. Pinasusuko na ng NBI si Pastor... Ay, mali pala yun. Mali. Sorry. Sorry, mali pala yung napindot ko. Sorry po. Asan na ba yung nawawala? Ito. Okay. O, ito na lang. Habang gagawa ako ng live survey, wait lang ha. O, game. O, pasok. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi ninyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Ito ha, sa akin, sarili ko. I do not believe in Kibuloy. Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Kainin yung dalawang bobo. Oh, hindi, 'di ba sabi niyo hindi mora ang bobo? Kainin niyo yung dalawang bobo, ha? Pagka hindi, ha? I think he is a false prophet. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Diretsuhan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa relihiyon. Fake news nyo, grabe eh. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Fake news nyo, grabe eh. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. I think he is a false prophet. Na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Kung mga hunghang kayo, sino kayo? Fake news nyo, grabe eh. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. I do not believe in Kibuloy. May kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno.
kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Kung hindi... O yan. Yan na nga. Wait lang, hindi pa ako tapos sa ginagawa ko eh. Kasi natataranta ako eh. Ano ba? Wait lang ha, ano bang ilalagay ko? Sa mga hindi pa nababati dyan, huwag kayong magtampo. May ginagawa lang akong live survey about dito. No one is above the law. Kalokohan lang ba ang sinasabi ni Banat Bay? Wait lang ha, wait lang. Lalagay ko ha. Oh, para makapag-sagot kayo. Wait lang. Oh, katarantaduhan lang, hindi niya masunod. Eto. Wait lang. Hindi. Wait lang ha. Hindi. Hindi ang kalokohan kasi wait lang. Oh yan, game. Oh game, simulan na natin mga kaeksena. Pasensya na ha. Oh, mamaya may live pa kasi tayo. Pero bago ang lahat, binabati ko ang aking mga kabugayras. Nandiyan si Erica Matsumoto Gani. At nandiyan si Nosferatu, si Jack Constantino, at si Daisy Taglay. At syempre, nandiyan din si Maria. At syempre sila Ma'am Hilda Enriquez, Mama Mi TV, Malditang Lola, at Tita Edita Yamaguchi, The Original Spice Girls. At shoutout din po kayo sa Robert Ramos, Ma'am Terry, at kay Ramon Gardose, Ma'am Malushi Maoka, Ma'am Maria Nancy Maru, at Ma'am Leonor Won, Ma'am Therese Hellman, at Ma'am Edie. Hello po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga bagong subscriber, I love you very much. At sa mga original at mga matagal ng subscriber sa ating channel, I love you more than that. Okay? So, wag na natin patagalin mga kaeksena, no? Wait lang, nakaharang itong mga laruan dito. Okay? Gusto ko lang i-shoutout yung nanonood sa akin na bata. Ang pangalan niya si Caleb. At aliw na aliw daw siya pag sumasayaw ako ng kalma o kaya single ako. Basta hindi ko na sabihin kung anong si Caleb ah. Siyempre, hindi ko nasabi kung pwede kong sabihin yung o sabihin sa live yung kanyang sitwasyon. Pero, hi Caleb! O, dali, gayahin mo na si Direk. Thank you ah! Galingan mo ah! O, sabay tayo ah! Hi Caleb! Thank you so much! Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Diba? Praise the Father. Halak ka. O, game. So, ang pag-uusapan natin dito mga kaeksena ay kapiraso lang muna ito ng issue about dito sa DD Shit Vlogger na kilalang kilala at ngayon ay may programa kasama ang tatlong banatae o kasama ang dalawa niyang banatae na si Takoli, si Coach Takoli, yung vlogger na nagtatakoli kahit paalang ang nakikita, sa madaling salita manyakol, at yung isang vlogger nila na tirador ng wheelchair, si Boss Dede. Ang kakapal ng mukha nyo, talaga may lakas na loob kayong magpapakita dyan. Parang alilinis nyo ah. Nagtatanong lang, yung papel ba nung binenta nyo sa sasakyan, okay na ba? Ayos na ba? Yung problema nyo doon sa pinagbenta nyo sa sasakyan, okay na ba? Oh. So, bukod dyan, mga kaeksena, pinasok ko lang yun. So, bibigyan lang natin ng short and sweet reaction. Itong nangyaring paglabas ng arrest warrant ni ano. Hoy! Boss Wheelchair. Ay, andiyan si Mark Ramos. Oh. Mga kapatid, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Mark Ramos, pakisubscribe nyo na yan. Bagong ahit yan, ang pogi. Halak ka. Bakit? Matotoo naman pogi kasi yun ay macho pa. Halak ka. So, huwag nyo kalimutan ha, Mike Ramos, Boss Mike Cervera, o Mike Cervera, at lahat ng mga kabatas natin vloggers, huwag nyo kalimutan at shoutout kila Attorney Claire at kay Attorney Libayan, at sa mga kabatas at mga kayubi. Ngayon, eto, talagang kapansin-pansin itong aura ni Banat Bay. Anong aura, Direk? Bakla ba yun?
Uy, wala akong sinasabi ha. Halak ka. Wala akong sinabi. Oh. Ngayon. Praise the Father. Ngayon, mga kapatid, eh, hindi ko mapigilang magbigay ng komento about doon. Kasi na-obvision ako eh. Diba? At babasagin natin yung trip niya. Okay? About sa paglabas ng warrant at about kay Kibuloy. Kasi nga, tawag dito, todo siya tanggol kay Kibuloy pagdating sa pagharap-harap sa korte, daanin sa proseso, at chuchuchu, at kinimberlo, kinimberlat, mga ganyan ng vlogger na yan. Pero, bakit syata ang layo mo ngayon, Dudong? Okay? So, without further ado mga kaeksena, babasagin natin ang kapiraso. Kasama yung alin? Kasama tong mga to. Nakikita nyo ba yan? Ha? Nakikita nyo yung mga praise the father na yan? Praise the father! Oo. Oh. Hindi lang yan. Yan lang yung, ating papatamaan dito sa ating pag-uusapan. Yung mga vlogger. Ito si Boy, si Pastor Kibulok. Oh, ito si Takoli. Oh. Yan si Takoli. Tapos sinusunod. Yan si Bisdak daw. Oh, yan yung walang kakwenta-kwentang vlogger. Ito naman yung vlogger na nag-stroll lang sa Glory Mountain. Manghang-mangha sa kapaligid. Ito naman si Boy Wheelchair. Oh, yan, tirador ng wheelchair yan. Oh, tapos ito yung ginamit yung pagiging loyalista tsaka bumaligtad. Parang paano lang, bagong lipunan. Diba? So, mag-rewind tayo ng konti ha. Kasi lilinawin natin yung sinasabi dito ni Banat Bay sa pagtatanggol niya kay Kibulok o kay Kibuloy. Okay? At syempre, tayo po ay isa sa nagpapaliwanag na hindi mo pwedeng ihiwalay yung relihiyon ni Kibuloy para masabi mo kung matino ang tao o hindi. Bakit? Kasi kung ikaw nga mismo, Banat Bay, eh hindi naniniwala sa kanya in terms sa religion. I-explain ko kung bakit. Kasi inilalayo ni Banat Bay yun, yung religion daw. Wala daw sa issue yun. May punto na wala sa issue, pero kung titignan mo yung issue ng religion sa nangyaring akusasyon kay Kibuloy, ay nagamit ang alin? Relihiyon, bobo! What the fuck? Naintindihan nyo? Pilit kasi ditong sinasabi na ilabas yung relihiyon. Hindi naman daw kasali yon. Wala sa issue yung relihiyon. E tatanungin kita, papaano ba nagkaroon ng akusasyon doon sa nangyaring pangmumulestya? Hindi ba't pumasok sa religion? O, so di kasama siya. Tanga! What the fuck? What the fuck? O, pakinggan na muna natin at durugin muna natin ang bahagya lang. Di ba? O, eto muna yung, mag-rewind tayo ha? Fugitive son of God, sabi ni Mark Ramos. Siguro mga 1 month ago na to, hindi ako sure. Basta luma na tong video na ipapakita ko munang una. Dito tayo may ide-debang kay Banat Bay at sa isa pa niyang video. Okay? Pakinggan yung mabuti to mga kaeksena. Huwag kayong kukurap, huwag kayong hihinga. Pero minsan huminga kayo, baka mayari sa inyo dyan. O, ready? O, let's sumagot na kayo dito ha mga kaeksena. Ito ang tanong ko. No one is above the law. Kalokohan lang ba ang sinasabi ni Banat Bay? Siya kasi nagsasabi niyan eh, no one is above the law. Gumaganyan pa siya. Didi shit. Wow. Halak ka. Oh. Ngayon, 2 choices lang. Naku, dari katarantaduhan yan eh. Hindi niya nga masunod yan. No one is above the law na yan eh. Kumag yan eh. 94%. At ang sumagot naman na 6%, malamang mga didi shit yan. Hindi kasabihan, hindi direct, hindi katarantaduhan yan. Kasabihan yan. Yun ang sabi. Okay? Let's go sa go. Pakinggan na muna natin to. Diba? Oo. So, itong pagpapakita nila ng support kay Pastor Kibuloy, alam niyo yun? Oo. Even if, kaya nga, this is ano eh, ito lang lagi kong ini-explain sa inyo paulit-ulit. Oo, sige. This is not a matter of religion. Ito na, papasok na tayo. Hindi daw to matter ng religion ha. Ano ba si Kibuloy? Magsasaka? Tanga! What the fuck? What the fuck? Basic, di ba? Ang basic. Oh. Ano si Kibuloy?
Kayo sumagot. Tinan mo talaga itong magsasagot, walang kwenta rin eh. It's not a matter of religion. Oo, pwede naman. Kaya lang ano si Kibuloy? Pastor! Halak ka. Oo, tuloy natin. We're not talking about tama ba ang relihiyon ni Kibuloy o hindi. Hindi ho yun ang usapin ho dito. Hindi ba? Ikaw na nga may sabi. Diba? Na ano, na may possibility at kinontra ko na rin to. Kaya may mga pumasok kay Kibuloy at naniwala kay Kibuloy. Dahil saan? Sa kanyang mga turo, sa kanyang mga spiritual channeling. Bilang alin? Pastor. At bilang alin? Son of God. Praise the Father. Oh, hindi pa rin sa'yo ha? Sige. Oh, tuloy natin. Kasi ang sumusuporta po kay Pastor Kibuloy ay hindi ho lamang karelihiyon niya. Kayo, kasama kayo dyan. Diba? Nakakagulat, diba? Bigla kayong nandyan. All of a sudden, biglang tira-tira kayo kay Kibuloy, biglang nandyan na kayo. Isang puntaan nyo lang sa Glory Mountain, biglang himod-tumbong na kayo. Kamakailan lamang, talagang binabanatan nyo pa yan eh. Anong sabi mo nga dyan? Hindi ka naniniwala, pati si Takoli, yung kapatid mo, anong sabi? Fake nyo si Kibuloy. Kahit si Boss Dede, binabanatan niya si Kibuloy dati. Mga nawala yung mga video nyo, tinago nyo. Tuloy. Alam nyo, minsan, kahit po, sabi ko nga kung siya. Nahirapan ka magpaliwanag. Inyo, kahit po ako ay guilty dyan. Pagka ang isang tao may ibang paniniwala pagdating sa relihiyon, medyo minsan talagang yung thinking natin sumasabit eh, di ba? Parang iba kagad ng thinking natin eh. Yan ang totoo eh. Kaya lang, if you are a person na malawak ang pag-iisip. Hindi ka malawak. Hindi ka malawak, hindi malawak ang isip mo. Tatanungin kayo namin, kayo mga nagpunta doon sa Glory Mountain ni Kibuloy, ha? Yan, kayang kayong mga vlogger na yan. Nakita niya yan? Nasa taas. Sa isang puntahan lang, biglang ganon, tapos naging malawak na isip nyo. Wawa, yung iyan naman kami sa lawak ng isip nyo. Yung mga kasama nyo ang vlogger dyan, bobo eh. Sa totoo lang, sunog nga eh. Tapos meron pa kayong kasamaan dyan, alin? Anong klaseng vlogger? Parang tanga lang mag-vlog. Tuloy natin. Ibig sabihin, open-minded ka sa mga bagay-bagay. At hindi yan, open-minded ba yung mga kasamaan mo? Lalo ka na? Hindi ka sarado yung... Mahirap po kasi sa ilang mga Pilipino. Sarado na ho isip. Wow! Sarado daw mga isip nyo. Sila yung bukas. Bukas saan? Sa kasunduan? What the fuck? Hoy! Bukas yung mga utak ninyo. Sa magkano, sa anong kasunduan yan? Nagtatanong lang. Rado na isip. Sige. Porkit nakitaan nila ng medyo kakaiba si Pastor Kibuloy. Maraming salamat, Anel, ha. Mamaya, idodobling ko na lang, ha. Kasi nangigigil na ako, eh. Na-hype na ako, charot. Isipin na kagad nila. Ano yan? Ano? Ito yan, ganyan. Alam mo, sabi... Ikaw na nga mismo may sabi. Diba? O di sa bagay, ikaw, sarado rin ang utak mo. Binabanatan mo rin sarili mo. Kasi ikaw na nga may sabi na hindi ka naniniwala at bula ang propeta si Kibuloy. Diba? At kahit anong gawin mong layo dyan, hindi mo pwedeng ilayo yung pagiging pastor niya rito. Dahil yon na naging kasangkapan para magawa niya yung kanyang alin. Mga kasong nakabinbin ngayon at sinasabi niyong nasa korte, mga bobo. Halak ka. Praise the Father. Diba? Ang hina ng utak din ito eh, no? Kunong sa inyo, my take on the religion side of Kibuloy, hindi ho nagbago yun. Sige nga, paano? Same pa rin po. Sige nga. I do not agree. Sige. Sa kanyang theology. But that's not the point here. Sasagutin ko lang, ha. Kung siya daw ay hindi naniniwala kay Kibuloy, pati yung kanyang... Pagdating sa religion tayo, ha, hindi siya naniniwala. Ulitin ko, for the isang beses pa. At para sa kanya, kasinungalingan at bula ang propeta si Kibuloy. Ngayon, tatanungin kita,
paano mo paniniwalaan ang isang tao na inaakusahan gayong hindi mo nga kayang paniwalaan ang kanyang sinasabi dahil para sa'yo, bulaan at sinungaling? Kung kaya mong magsinungaling pagdating sa relihiyon, kayang-kaya mo rin magsinungaling at gumawa ng hindi tama sa pangkaraniwan at ordinaryong pamumuhay ng isang individual. Bobo! What the fuck? Ganyang kakatalino, Banat Bay, ang galing mo. Ikaw na talaga, ang talino mo talaga. Wala akong masabi, ang talino mo. 100% napakatalino mo kasama ng mga viewers mo, ang tatalino nyo. Mga bobo. What the fuck? What the fuck? Gets nyo? Kumbaga sabi nga nila, na try mo nga, ito lang, example lang to ha. Halimbawa sabi nila, merong bata nakakita sa isang lamesa ng piso, 'di ba? Wala namang may-ari, nakita niya nandoon pero hindi kanya. Kinuha niya ngayon. Okay lang 'yan, piso lang naman 'to, wala namang may-ari, maliit lang 'to. 'Di ba diyan nagsisimula yung para ikaw ay matutong alin, magnakaw sa maliit na bagay hanggang sa masanay ka, ang kinukuha mo na wallet na. Ang kinukuha mo na, cellphone na. Ang kinukuha mo na, laptop na. Ang kinukuha mo na, alin? Oh. Palala ng palala. Anong connect? So, ano ho sa tingin ninyo ang mas mabigat? Yung gumawa ka ng kasinungalingan at hindi tama gamit ang religion? O yung gumawa ka ng kasinungalingan na hindi involved sa religion? Eh lahat naman yan, pasok sa relihiyon yan eh. Tanga ka ba? What the fuck? Nagigets nyo? Di ba? So, ano pang sense na... So, ang bias mo. Ang bias mo dito kasi... sabihin na natin na ikaw ay... double standard ka. Di ba? Sabi mo, sinungaling at di ka naniniwala. Pero, sinusuportahan mo dahil kasi magkaiba naman ihiwalay ang religion. Napaka-basic, no? Ang hina ng utak nito, no? Oh. Lulukohin pa yung mga viewers niya. Oh. Yun kasi yung gustong palabasin ng iibang mga bumabanat sa kanya. Oh. This is about, akala ko ba, appointed son of God ka, bakit di mo patigilin tong gobyerno na ito? If... Alam mo, yung ganyang banat na tinatawag na stop, di mga ganyan-ganyan, son of God, nagiging sarcastic na yung tao. Kasi nga, yun naman talaga yung pinapakita ni Kibuloy. Di ba? Oh. Kasi bago ka, yung ngang maging santo. Halimbawa, itong si Sweet Saint, running for saint o paging santo. Saan yan dadaan? Sa maraming proseso at ika-canonize pa yan saan? Correct me if I'm wrong. Sa Vatican, na talagang siya ba ay nakakapaggawa ng milagro? Siya ba talaga ay, kumbaga, maraming proseso para mapatunayan na siya ay maging santo? 'Di ba? Eh ang claim mo son of God ka. Ano bang nagawa mo? Ano bang pwedeng ibigay sa iyo o ipakita mo sa tao para masabing legit kang son of God? Naiintindihan nyo? 'Di ba? Oh. Tuloy natin. If you really understand theology, you would not even say that. Wow, ang talino, may theology pa. Halak ka. Praise the Father. Bakit? Si Kristo nga, hindi niya napatigil eh. Oh, balikan natin to. Si Kristo daw, hindi napatigil yung kanyang pagkaka-crucify at kanyang mga pinagdaanan niyang paghihirap. Oh, sige. Asan si Kibuloy ngayon? What the fuck? What the fuck? Kasi kung babalikan natin, at yan ang ilalaban mo sa akin, pakinggan mo to ha, Banat Bay. Oh, hindi napigil daw, di ba? So dapat si Kibuloy lumabas, 'di ba? Dapat hindi siya magtago. Ang basic, 'di ba? Oh. Ano 'yung sinasabi mo ngayon? Oy, paano ko hihiwalay na naman dito 'yung religion na gusto mo mangyari? Eh na ngayon gusto mo example. Oy, kung si Kristo nga hindi napigilan na siya ay pinako eh. Oh sige, I will agree on you.
Pero palabasin nyo na si Kibuloy. Hayaan niya nang gumulong ang kaso. Hayaan niya nang magpakita siya. Di ba? May pa-theology. Theology ka pa dyan. Halak ka. Di ba? Oh. Yung pagpapako sa kanya sa krus eh. Oh. Even all after him, after the Lord, yung mga disipulo nga eh. Oh. Napatigil ba nila nung sila pinersecute? Oh, ayun na pang ginagawa nyo. Oh, bakit nyo ba't pinipigilan? Bakit pa kayo todo tanggol? Hindi ba naniniwala kayo sa batas? Hindi ba gusto nyo ng batas? Gusto nyo ng proseso? Gusto nyo ng korte? O, ano pang inangal-ngal nyo dyan? Oh, e ba todo depensa kayo? Di ba? If you really understand theology... Wow! Ang sakit sa bangs, theology talaga ha? Halak ka! Because... Hi, MC Smile. Hindi yun ang usapin dito eh. Anong hindi? Hindi mo yan mailalayo at hindi mo mayaalis yan, banat may huwag kang tanga. Sa totoo lang. Ha? Kung hindi yan pastor at hindi yan self-proclaimed son of God, siya yung leader eh. Talagang sabit at pasok talaga yung religion niyan. Huwag ka naman tanga. Sabi ni Katmar, si Jesus humarap sa korte. Si Pacquiao nagtago. 'Di ba? Ang usapin po dito, it's about persecution ng isang tao whether ano pa man ang kanyang relihiyon. Eksakto. Oy, di-debunk mo 'yung sarili mo ngayon. Asan na si pastor ngayon? Narinig niya 'yung sinabi niya? Ang linaw, 'di ba? Oh, so under si Kibuloy. Under si Kibuloy ng ating batas, ng law. Oh, tingnan nyo kung gaano kagaling magdepensa to tapos mamaya. Halatang halata eh, umiwas na sa content na to. Ulitin ko ah, pakinggan nyo mabuti yung sabi niya rito ah. Ang talino, may pa-theology ka pa, hampasin kita eh. Halak ka. Praise the Father. Oh. Theology. But that's not the point here. Sige. Yun kasi yung gustong palabasin ng iibang mga... bumabanat sa kanya. This is about, akala ko ba, appointed son of God ka, bakit di mo patigilin tong gobyerno na ito? If you really understand theology, you would not even say that. Bakit? Si Kristo nga din niya napatigil eh. Yung pagpapako sa kanya sa krus eh. Even all after him, oh. After the Lord, yung mga disipulo nga eh, napatigil ba nila nung sila pinersecute? Oh. Hindi. Oh. If you really understand theology, oh. Because... hindi yun ang usapin dito eh. Ano? Ang usapin po dito, it's about persecution oh. Ng isang tao, whether ano pa man ang kanyang relihiyon. What the fuck? What the fuck? O, tapos na tayo. Aagrihan ka na namin. Sige, sige, wag na natin. Ilabas natin religion. O, sige, yun tayo sa sinasabi mo. Pastor, asan ka na, pastor? Halak ka. Praise the Father. O, tuloy pa natin. It's not the religion ang issue dito. Oh. Ang issue dito is persecuting someone oh. In a wrong way. Ano? Paano mo nasabing in a wrong way? Sige nga, explain mo sa amin paano naging wrong way. Di ba? Oh. Who yun? Through public trial. Which... yun na. Yun na, yan na. Yan na yung pasok nila. Public trial daw, di umano. Alam nyo, tatanga talaga ng mga DD-shit na vlogger sa totoong buhay lang. Hindi ako graduate kagaya nito. Nitong itong vlogger na to. Hindi ako graduate. Undergrad lang ako. Diba? Siya, matalino siya eh. Pero ba't ang hina ng utak ninyo para intindihin yung simple as that? Diba? Kasi, pinagtatakpan ninyo... yung inyong alin, si Praise the Father nyo. Ha? Yung etong si Pastor Kibulok, isa na sa nasunog ko, ang sabi, wala daw kasalanan, ready na daw, hindi ba? So, ang basic lang yan, kung wala ka talagang kasalanan, lumabas ka, at edebank mo, at barahin mo, at pasinungalingan mo, at para mapahiya, si Risa Ontiveros. Anong ginawa nyo? Di pa rin kayo nagpakita hanggang sa magkaroon kayo ng warrant. Oh, sino ngayon na napasama lalo? Public trial? Eh, matagal nang may kaso si Kibuloy sa Amerika. Babalik na naman ba tayo kay Kibulok? Arrest the father. Praise the father. Oh. Which is
yung ginagawa ng Senate. That's the issue here. Di ba? Kaya nga alam mo, ang mga banateros, wawa, matagal na naninindigan yan. Saan? Sa pera. O bakit hindi? Si Boss Dede, tanongin mo. Boy wheelchair. Si Takoli, tanongin mo. Tirador ng babaeng OFW. Kung hindi naman mga American citizen. Halaka. O tapos ano pa? Nagbebenta ng kotse. Nagbebenta ng sasakyan. Tapos ano? Brand new. Eh, hindi yung brand new second hand pero mukha ng third ano? Na, ano? Galing pa sa World War III ang itsura ng sasakyan. Sa mading salita ng budol. Wawa. Kami po, marami na sa aming bumatikos mula nung kami nanindigan laban kay Bantag. Asa na si Bantag? Pare-pares nga kayo naninindigan sa mga ganyang galawan eh. Yung mga nagiging alin, mga nagiging fugitive, mga nagiging ano, yung tumataka sa tayo humarap. Saan? Sa proseso? Eto ka, banat bay. Ha? No one is above the law ka, diba? Eto sa'yo, eto sa'yo. No one is above the law ka. Ha? Ang kapal na mukha mo. Naninindigan kayo. Tapos, yung mga taong kinakampihan nyo, ha? Tinatabla yung batas, tinatabla yung law. Ang kapal na mukha mo rin, eh, no? May paganyan-ganyan ka pa, no one is above the law. Pero ayun, si Bantag, ano, asan? Si Tevez, nahuli na. Oh, ngayon naman si Kibuloy. Ay, nakakapal na mukha mo rin eh, no? Tuloy! Nasubok ko kami niyan. Kami yung isa sa mga unang nanindigan. Una kayong nanindigan kasi yan ang trending nung araw. Ngayong hindi na trending, wala na. Hindi na siya trending eh. Ba't hindi nyo araw-arawin i-content si Bantag? Diba? Nung hindi na trending si Tevez, ba't hindi nyo inaraw-araw i-content si Tevez? Bakit? Kasi wala na manonood, wala nang interesado. Ngayon na lang, no, nahuli. Ganyan ang galawan nyo, mga banatae. Huwag kayong ano dyan. Masyado kayo nagmamalinis, parang alilinis nyo, ah. Diba? Mukha nyo palang ang rumine. Tuloy natin. Yung hindi nanindigan dyan, natakot. Wow. But eventually, no, nakita nilang may views, tsaka sila lumipat. Ikaw yun! Ikaw yun! Ito ka, oh. Diba? Bakit? Ayan yan, oh. Hintuturo yan. Huwag kayo intusera, oh. Halaka. No one is above the law daw. Pero yung mga sinuportahan, diba? Anong ginawa sa batas natin? Anong ginawa? Tas para sa bayang kayo, mga animal kayo? Mga ulupong. Kay Bantag. Maraming Bantag vloggers siya na may tilaling. May tililing, ha? Kasama ka na doon. Isa ka rin, eh. Lumipat na lang kasi nakita nila na ay pini-feature na ng Banateros at madaming maran. Sila na naman ang bida. Sila na naman ang bida. Wawa. Hindi lang nagte-trending si Bantag dahil saan? Sa pag-suporta ng ibang vlogger sa kanya, pati yung mga anti-Bantag. Kaya nag-trending 'yan. Kahit anong gawin yung pagpo-promote kay Bantag pagdepensa nyo, kung walang magiging antay dyan, hindi magiging trending yan. Huwag kayong tanga. Kagaya namin na anti-Bantag kami, kaya nagte-trending yan kasi nagkakaroon ng alin? Sagutan at nagkakaroon ng ano pa? Palitan ng ano? Mga komento, di ba? Kung wala kayong kasagutan, wala rin yan, hindi magte-trending yan. Tuloy. Aming maganda ang response, doon din sila tumalon. After nun, kay Tevez. Tapos nun, nawala si Bantag, wala na rin kayo. Tapos kay Tevez, nawala rin si Tevez, nanahimik at nagtago nga, nawala na rin kayo. Kasi tapos na yung kasikatan ba? Diba? Ang dami nagsabi noon na bakit boom kinakampihan si Tevez, 'di ba? Gago 'yan, si Raulo 'yan. Barumbado 'yan. Hindi naman 'yun ang issue natin dito eh. Ang issue natin, guilty ba siya tulad ng inaakusa ng gobyerno? 'Yun po kasi ang problema natin. Eto na naman. Tingnan niyo yung kanilang mga mindset, no. 'Yun ang lagi nilang binibitawan na
sila ay nahuhusgahan na, sila ay ganito na, na trial by publicity na, yun ang madalas nilang bala. Pero, pagtapos no, sige, pagpalagay na natin, trial by publicity, ngayon, lumabas ang warrant. Lumabas ang probable cause. Alam mo kung ano ang proseso ng batas. Tama ho ba? So, kung ikaw, kagaya ng ina-admit mo at sinasabi mong para sa bayang kang hinayupa ka, hindi ba? Isa ka dapat sa mag-encourage doon kay Bantag, kay Tebes, na no one is above the law. Kasi ang laging dahilan, scripted na scripted kayo eh. Pagka nako-corner na kayo, biglang may banta na yung buhay. Maraming salamat po, Ma'am Imelda Hansen. Thank you so much po. Pansinin nyo, yan naman lagi nilang ginagawa eh. Laging may banta buhay. Diba? Oh. Nakakaloka naman yan. Oh. Kibuloy. Napakahirap kampiyan ni Pastor Kibuloy ah. Sa dami ng mga tatanga-tangang Pilipino, kung makahusga, akala mo alam na, katulad ko. Oh, di inamin niya. Kasi nga, aminado siya sa sarili niya na ganun niya rin hinuhusgaan si Kibuloy noon. Kaya magtataka ka, wala, isang puntahan mo lang talaga dun sa kuweba ni Kibuloy, nagbago ka na bigla. Wawa. Oh. Ang hirap, pero oh, dahil nga open-minded tayo, tinignan natin lahat. Wow, talaga ba? Papakinggan natin mamaya paano pagiging open-minded nitong tukmol na to. Alam mo yun? Yung iba pa dyan, may, sino ba yung, di ko na lang babanggitin yung mga, ano, yung mga sintu-sintong vlogger, ha? Tingnan mo nga itsura nito. Ito ba yung matinong vlogger? Kasi kung babasihin niya na sa itsura ng mukha kung sintu-sinto, tingnan mo yung mukha sintu-sinto dito. Diba? Oh. Yung iyan naman kami sa mukha mo. Kita mo yung nasa taas, oh. Ayan, oh. Oh. Diba? Oh, yan pa, yan ba? Oh. Hindi ba mukhang sintu-sintu yan? Oh. Tuloy natin. Oh. Ay, nawala. Sorry. Ulit, ulit. Oh, yan. Oh, saan ba? Nawala, tuloy. Oh, tuloy. Meron pa nagsabi doon, Kesyo. Hindi nyo ba naisip na prepared sila nung dumating kayo? They were all prepared? Tingnan nyo kung gaano ka bobo. Oh. Eh, hindi mo rin ba naisip? Oh. Na hindi lang kami basta-basta naniwala doon? Oh. Ito, I'm speaking for ourselves, ba, kaming Banateros. Oh, sige. Before kami pumunta ng Banateros doon, yung sa ibang vlogger, hindi ko sila pwedeng, I cannot speak for them. Kasi hindi naman po kami nag-uusap. Bakit? Magkaiba ba yan? Este, magkakaiba ba kayo ng paniniwala? Lynn Tamori, maraming salamat po ha. Wait lang, wait lang. Gusto ko lang turo ito. Mahaba kasi ito eh. May live pa tayo mamaya. Eh, kaya hinapaspasan ko lang. Kaming tatlo lang. Si Coach Oli, si Boss Dada. Nag-usap-usap kami doon. Nalin. Kasi alam naman natin na kaming tatlo, we are, hindi ho kami, ano, solve. Ika nga, hindi kami solve dito kay Pastor Kibuloy. Until, sige, sabi nga namin, let's just observe. Yun ang usapan namin, kaming tatlo doon. Observe lang tayo. Sige. Hindi tayo ibig sabihin eh, we would support them. Pero kami mismo eh, we observe, tiningnan namin yung galawan nila. Mararamdaman mo pag merong peke eh. What the fuck? What the fuck? Ito, tatanungin ko na naman sa inyo to ah. Kapag ho ba kayo ay napunta o nagpapunta kayo sa bahay ninyo ha, pag kayo ay nagpapunta sa bahay ninyo, lalo na't halimbawa merong halimbawa na lang po bisita, may nagpapunta kayo na bisita sa bahay ninyo bilang isang may-ari ng bahay, ano gagawin nyo? Anong gagawin nyo, mga kaeksena? Anong gagawin nyo? Siyempre maghahanda kayo, maglilinis kayo, di ba? At hanggang sa pinaka-best na pwede nyo maipakitang pag-estima o pag-asikaso sa inyong bisita, gagawin nyo. Kahit wala nga kayong pera, mangungutang kayo para meron kayong maibigay na pangkain. Diba? Oh. Kasi sa kanya, hindi nila kayang i-debunk yung kung halimbawang may issue yung kingdom. Sa tingin nyo ba, pag pumunta kayo, yung mga issue doon na
binabato sa kanila. Halimbawa lang, hindi ko sinasabing totoo, may baril daw doon. Sa tingin nyo kung may baril nga doon, pag pumunta kayo, hahayaan lang nilang nandyan yung baril? Tanga! What the fuck? O eto pa, halimbawa, may mga inabuso daw, may pananakit daw, hindi daw maganda trato. Andun pa si Pastor Kibuloy, di ba, nang pumunta sila. O, hindi ko sinasabing totoo ito, pero yung possibility na nasabihan na ba sila? Ang hinarap ba sa inyo ay, di ba? Lahat ba ng members hinarap sa inyo? Hindi naman, di ba? O, so, may chance ba na magkaroon ng scripted? Hindi. Natural, naghanda yung lugar na yan. Naghanda dyan. Kahit pa nag-observe kayo dyan, kung nakahanda nga sila, talagang wala kayong mararamdaman na something peki dyan kasi nakahanda nga, mga tanga. What the fuck? Maria Rosal, maraming salamat po. Intayin nyo pa yung pangalawang video. Alam mo yun? Sabi ko nga isang peke lang. Kasi siyempre, meron ka na kaagad Di ba may mga video kayo? Di ba mga nakakamera kayo? Naka-GoPro kayo? Sa tingin nyo magpapakita ng peke yun, i-dinodocuments nyo, mga tanga? What the fuck? Halimbawa ako, malandi ako sa personal. Tapos nagkita tayo at may appointment tayong dalawa. O kaya interviewin mo ako. Nakakamera ka na sa akin. Maglalandi ako. Natural hindi. Natural magbe-behave ako kasi nakakahiya maglandi. Ganun kasi sila katanga mag-isip. 'Di ba? Tuloy natin. May prejudice ka na sandali, malito si Kibuloy, malitong ano. Di ba? May ganun ka na eh. Kaya nga sabi ko, may maamoy lang ako. Shhh, kalokohan yan. Kahit may maamoy ka, malamang sa malamang hindi mo gagawin yun. Di ba? Amoy lang. That there is something wrong with these people. Ganon siya kabobo. Amoy lang daw. Hindi niya naisip yung logic. Hindi niya naisip yung logic na siyempre, inimbitahan kami nito, malamang sa malamang, nakapag-prepare to. Kaya kahit nasabihin mo pang wala talaga kaming makikita dito. Diba? Try nyo mambulaga. Yung mambubulaga ka, surprise talaga. Diba? Magugulat ka na lang kahit yung identified floating mammal sa CR nyo, nakalimutan mong buhusan Diba? May mga ganong pangyayari, pag bigla kang sinurprise, nakakahiya. O kaya isang tambak yung hugasin mong pinggan, biglang may bisitang dumating, nakakahiya. Diba? Baka iba yung naamoy mo, banatbay. Ano ba yan, dollar ba yan? O peso? Baka yun ang naamoy mo. Halaka. O bakit? Praise the Father. Hindi, mabango kasi yung pera pag bago Diba? O tuloy natin. Lulukuhin pa yung tao. Huwag kami, kayo na lang. Sabi ko sa inyo, hindi ganito ang tono ko. Wow. Pero wala ho akong naamoy. Wow. Lakas pa naman ng pangamoy ko dyan. Pagka... Malakas ang amoy pagka ano. Kasi eto pa, balikan din natin yung panahon kay Cayetano. Kaya yung mga tanungan nila doon sa Kingdom o sa Glory Mountain, mahirap paniwalaan itong mga animal na to. Diba? Kung kaya nga nilang bumili ng mga tanong at interview, diba? Naisip niyo yun? Exposed na exposed itong taong to sa mga ganong galawan May video kayo, banatbay, huwag ka na magtanggi. Diba? Andun pa si Cayetano tsaka si Mocha. Ang linis mo tuloy natin. Tinotalk shit ka lang? Hindi ako magsasalita at that time. Inoo-ohan lang kita. Pero after a while, babanatan kita. Kasi ang dali ko makaamoy ng mga ganyan. Yung doble kara. Ikaw nga mismo yung doble kara Bobo. Yung pagka, iba yung kausap mo. Ay, maniwala kayo sa akin. Talaga, Wag ho ang banateros dahil talagang lagpak ka. Sige, wag ka pala. Wag daw siya. Pakinggan, wag daw siya. Wait lang, asa na yan? Wag daw siyang husgahan.
Sige. Sabi mo yan, wag husgahan. Pasok. Oh, pakinggan nyo. Resign na kayo! Gate pa ni Kibuloy. Ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya. Gulat ako dun. So, oh. Magtatanga-tangaan na lang kayo? Ano magtatanga-tangaan? Kaya nga, doon tayo sa tunay na issue. Ayoko na! Tanta! Oh. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At ayan, ako, sangayon ako dito. Sangayon ako na hindi na siya sumipot sa Senado. Dapat sa korte na. Kasi... Maliwanag tayo, sinabi niya yan, ha? Halak ka. Praise the Father. Sa korte na daw. Lugi siya sa Senado. Lugi siya. Ako, agree ako dito. 200%. Huwag kang pumunta ng Senado. Kakatayin ka lang dyan. Tapos pag sumagot ka, iko-contempt ka. Wala yan. Sarsuela lang yung Senado na yan. Huwag kang pupunta dyan. Tama siya dito sa sinabi niya. Dapat sa husgado. Kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado. Tapos pag nag-issue ng warrant sa husgado, di ka naman sumipot. What the fuck? What the fuck? Yan ang sabi niya. Ngayon, mamaya papakinggan naman natin yung kanyang sinabi nung may warrant na. Praise the Father! Tingnan nyo kung gaano ka, ano tong taon to, ha? Ka-utu-utu. Kung gaano man loko ng subscriber to. Ulitin ko, isa pa, ano sabi niya? Pag nag-issue ng warrant sa husgado, di ka naman sumipot. Sumipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin. Diba? Pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Bakit? Ano mangyayari? Kaya, huwag ninyong galitin ng anak, ha? Pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Yun lang. Halak ka. Praise the Father. Tuloy. Sinusubukan pa namin kunin ang panig din na Pangulong Marcos at ng First Lady. Sabi naman ni Speaker Romualdez, wala raw basihan ang alegasyong nakipagsabwatan sila sa mga banyaga. At paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si Kibuloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng Senate. Sabi dito, sabi nila nasa China daw siya ngayon. Ewan ko if totoo. Parang hindi. Kasi naririnig ko yung krrr, krrr, krrr. Naririnig niyo? Magsasalita siya, krrr. Feeling ko nasa ano yan, nasa Timor Leste. Feeling ko nasa ano yan, nasa ano pa yan. It's either nasa Malaysia, Indonesia, yung mga ganyan lugar. Nakikita nyo, nakukuha niya pang magsabi kahit halimbawa sabihin natin pabiro. Eh baka nasa ganito na yan, nasa ganyan na yan. Ang dating sa mga tao niyan, maniniwala ngayon ng tao, lahat mga subscriber niya, mga bobo yun eh. Yun ang paniniwalaan, okay? Ngayon dito, ang linaw ng sinabi niya, siya ay pabor na dapat lumabas si Kibuloy, magpakita at harapin dahil eto na. Siya ay agree 200% pa kamo. Halak ka. Na humarap. Ngayon, ending, eto na. Eto na yung ending. Pansinin nyo ngayong mabuti, noong lumabas na yung warrant of arrest, eto yung noong nakarang araw pa itong video niya, tignan nyo yung aura niya rito at tignan nyo yung itsura niya pagdating sa warrant of arrest ni Kibuloy. Napakalayo. Napakalayo talaga. Pakinggan nyo mabuti to, mga kaeksena. Ha? Tignan nyo. Cheryl, itinuturing ng Pugante ang ngayon YouTubist na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan ng 10 araw ang NBI at mga pulis para maaresto siya. At kung hindi siya mahuli sa loob ng mga panahong yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibagong warrant of arrest. Alinsunod na rin yan sa batas. At kanina nga, Cheryl, sinimula na ng NBI at mga pulis ang paghahanap kay Kibuloy. At kita nyo, di ba? Kapag ka ang babanatan niya ay antay, o yung kabilang kampo, tayo kunyari, minsan hindi na yan nag-aantay ng ganyang kahaba. Nagsasalita na yan. Gumagawa na yan ng mga sariling kwento niya, sumasagot na yan. Pero dito, ang haba, nanonood lang siya. Diba? Tuloy natin. Eksklusibong nakita natin yan.
Take note ah. Pakitanda po ito, mga kaeksena. Wait lang, may ilalagay pala ako. Nakalimutan kong idadagdag ko lang to ha. Wait lang. Nasa message ko eh. Wait lang. Dadagdag ko lang siya. Kasi kailangan ko ipakita to. Asa na ba yun? Ba't hindi lumabas? Eto, to. Okay? Para hindi naman tayo ano, masabihan fake news. May dadagdag lang akong picture dito kung saan para mas buong-buo na yung ating konsepto. Nakikita nyo ba yan? Logo niya yan. Okay? Original logo niya yan. Ah? Oh. Ang linaw, di ba? Oh. Lagay natin dito sa tabi niya para hindi naman nakakahiya. Oh, para naman bonggang-bongga. Lagay natin dito. Oh, kasi iyan yan eh. Oh, wait lang ha. Para maganda ang buhay, ilagay natin yan dyan. Oh, yan. Banat by, no one is above the law. Oh, tuloy natin. Banat by. Oh. Naaktuhan ng tuwan-tuwa. Actually, may kuha rappler dito. Tuwan-tuwa sila. Oh. May rappler. News 5 ang pag... Oh, yun lang sinabi pa. Ang ano na, wala pa. Wala pa siyang ibang nasasabi dito. Tingat pagpasok ng mga armadong tauhan ng NBI. Anong sabi ko sa inyo kagabi? Di ba itong mama na to, tuwan-tuwa lang, di ba? Hali kayo, pasok kayo. Di ba? Oh. Oh, andyan na si Biyahe ni Koy, oh. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan kay Biyahe ni Koy, subscribe nyo na yan. Kuhaan nyo masaktan. Oh, hawak nyo ng pamilya nyo. Yung mga kabit nyo pala, charot. Pakisubscribe si Biyahe ni Koy TV. Okay? So, ngayon, Gerardo, maraming salamat. At sige nga, isang bagsak na tayo. Single ako. Salamat kay Royce Cusina, Anel, Imelda Hansen, Lynn Tamori, Maria Rosal at Gerardo. Maraming salamat sa inyo. At dahil dyan, babanat tayo ng... Alin? Pasok! Chinggel ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinagagawan nila ako. Ayun ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Praise the Father! Yan, maraming salamat sa inyo guys ha. So ituloy na natin mga kaeksena. Okay. So, pakinggan nyo itong mabuti at i-observe nyo siyang mabuti dito sa gusto niyang ipakita sa inyo. Tuntua doon si Kuya. Si Kuya yung ano eh, parang namumukhaan ko si Kuya eh. Doon sa kingdom eh. Sabi niya, pasok lang kayo, walang problema. Pasok! Pagdating at halak ka. Oh, doon pa lang may problema na tayo. Si Banat Bay claiming na no one is above the law. At anong sabi niya kanina? Anong sabi niya ho kanina? Paulit natin, di ba? Ang sabi niya po, agree ako 200%. Pag lumabas na yung warrant, harapin mo. Pero ang dating dito, wala ho siyang ganun. Parang ang nangyayari, tuwang-tuwa pa siya na hindi makita si Kibuloy. Diba? Anong klase yung vlogger at para sa taong bayan daw tong hayop na ito? Diba? Yung totoo ang kailangan nating malaman, pero isa ka sa nagkukonsinte. Diba? Sipin nyo mabuti ang utak niyan. Oh. Pagpasok ng mga armadong tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kita nyo, walang masyadong reaction. Wala mang, Derek, baka kasi iniintindi niya yung sinasabi. Kaya hindi siya nagre-react. Huwag ka naman judgmental, Derek Freddy. Oh. Huwag mo naman ganyan yung si Banat Bay. Kawawa naman yan. Mukha na ngang ano eh, sinto-sinto. Eh, ginaganyan mo pa. Bakit ba? Wala naman ako sinabi ah. Oh, eh pinapakita lang natin dito kung ano talaga. Oh, sige, tuloy. To sa Davao City. Bit. Alam mo, ko kasi inyo alam ko kung saan nahanapin. Oh. Joke lang po ito ha. Oh. Baka mamaya sabihin na naman nila, si Banat Bay, alam kung saan nagtatago si Kibuloy. Joke lang to. Oh, kita niyo, 'di ba? Yan yung ano, yan yung vlogger na para sa katotohanan. Alison Galdones, maraming salamat po. Tuloy natin. At kay Timmy Kalilap, hello, thank you so much din. Diba? Oh. Alam nyo kung saan nyo hanapin? Saan?
Hindi, kasi nung nagpunta kami dyan, meron kaming pinuntahang underground. Yung underground na yon, papunta yun sa ano, parang mga kurye-kuryente, yung mga generator. Kasi meron dyan sa kingdom, parang mga generator. Maraming salamat po, Ma'am Jeleni. Tama po ba, Jeleni? Jeleni, thank you so much po ha. At happy wedding anniversary sa asawa ni Ryan San Pedro na si Lina Lopez San Pedro. Alam nyo yung generator nila, first in the Philippines na kayang pailawin ang buong Davao City. Halaka. Salamat din po, Ma'am Imelda Hansen. Thank you po. Ganong katindi yung generator nila. Kayang bigyan ng kuryente ang buong Davao City. Ang laki na, biggest city ang Davao City. Ganong kalaki. Pansinin nyo pong mabuti yung content ha. Ito po ay tungkol sa Warrant of Pares. Pero dapat bilang isang vlogger ni Kibuloy at para sa bayan, yan po ba ang dapat nating marinig sa isang kagaya niya, Ma'am Priscilla Batan? Okay, as in, ilang basement yun, no? Nandun yung control. Tapos pag galing yun sa kingdom, do sa ano, tapos pagpasok mo doon, iba na ang labas mo, malayo-layo na. Sabi ko, ano to? Takbuhan ng mga presidente pagka alam mo yung, di ba, mapapanood mo sa pelikula yung pagka merong inassassinate yung tapos biglang tatago yung presidente sa ilalim. Tapos ang labas doon na. Ay, hindi kaya doon na. Ang alam ko, pagka may aircon tayo, yung aircon inilalabas ang pinaka main motor noon nilalabas eh. Pero kung lalagay mo sa basement, magbubuga ng blower 'yun. Iikot lang nang iikot sa basement yung hangin. Hindi, what I mean, dapat nasa open 'yun eh, na palabas. Pero ewan ko kasi yung mga aircon technician diyan, yung aircon daw nasa ilalim. Ewan ko, hindi niya kinlaro yung aircon ba na malalaki daw? Kasi kung aircon 'yun, dapat yung mga motor, 'di ba? Yun lang ang pagkakaalam. Correct me if I'm wrong. Yari ka. Hindi ka doon nagtago siya, no? Hindi, ang labas mo pa rin naman, sa loob pa rin naman ng kingdom. Dan pa rin sa loob, pero hindi na doon sa mismong... Hindi, nandiyan pa rin sa vicinity, dan pa rin sa loob, pero hindi na doon sa kingdom. Linawin ko lang, ha? Hindi ko sinasabing alam kung nandun, ha? Mamaya eh. ...ng NBI ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibuloy na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. So Pastor Kibuloy, hindi po natin nakita, sir. Nag-serve tayo sa... During the service of search warrant, negative sa Pastor Kibuloy, we don't have a... Yung mga vlogger na nakikita nyo dito sa taas na yan, yung mga yan, ano ho, wala ho tayong naririnig dyan about sa paglabas ng warrant na pasukuin si Kibuloy. Pero sila po ang number one nagsasabi, korte na lang, handa. Lalo na yan si Kibulok at handang-handa si Kibuloy. Pero ngayon, wala silang masabi kahit itong si Banat Bay. Hindi nila pangunahan na sabihan si Pastor na harapin kasi nasa korte na po eh, di ba? Mayabang po kayo eh. Information. Ba't ko daw sinabi, hindi po escape route yun. Nagpapatawa lang po ako. Naniwala naman kayo. Ang yung route na yun, pang ano yung mga generator. Pambira, oo. Generator, nandun lahat, pati yung lahat ng aircon. Grabe, ang daming aircon nun. Sabi ko nga, pag gagano'n ng aircon mo, talagang pwede ka ng parang Hokkaido dun. April 1, nang ilabas ng korte ang dalawang warrant of arrest. Ang isang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse. Dawitin dyan ang lima pang kasamahan ng pastor. Tatlo sa kanila hawak na ng NBI. Ngayon, tatanungin ko kayo, anong napapansin nyo dito sa content niya na to? Sige nga, anong napapansin nyo? Sagot kayo, puntaan natin ulit to. Anong sabi niya? Harapin, ito ay paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga imbestigasyong walang kakwenta-kwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni na Pangulong Marcos at... Tado, di ka naman sumipot. Sumipotan. Tama siya dito sa sinabi niya, dapat sa husgado. Kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado tapos pag nag-issue ng warrant yung husgado, di ka naman sumipot. Yan ang sabi niya. Balikan ulit natin siya. Grabe naman, ang yaman nitong mga kasamahan niya, oh. Crescente Canada. Yung content niya na to, wala talagang kwenta. Wala naman siya magandang sinabi dito. Iwas topic talaga siya sa arrest warrant. Bakit?
Eh siya nga mismo may sabi, sumuko si Kibuloy eh. Ngayon hindi niya kakayang sabihin. Di ba? Ginagawa niya lang comedy, ginagawa niya katatawanan lang tong issue. May ari ng Canada. Oh. Pauline Canada, siya ho yung anak na may ari. Oh. Si Ing. Yan po yung no one is above the law at kapag tama palakpakan, kapag mali banatan. Ikaw na mismong hinayupaka ang nagsabi 200% na tama ang gawin ni Kibuloy sa korte na lang. At tama din na doon ka sumagot. Ngayon, kung tama pala yun, dapat mong palakpakan. Eh kaso hindi nagpakita, nawala, nagtatago na. So mali yun. So bakit hindi mo ngayon banatan ungas ka, unggoy? What the fuck? What the fuck? Di ba no one is above the law? Pag mali, banatan? Pag tama, palakpakan? O sa tingin mo, ikaw na nga may sabi, agree ka 200% ba na dapat magpakita si Kibuloy? O, uulitin ko pa isang beses, ikaw may sabi nito, hindi kami. Huwag kang tatanga-tanga dyan. Oh. Mamaya hamon ka ng hamon sa husgado, tapos pag nag-issue ng warrant yung husgado, di ka naman sumipot. Sipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin. Diba? Pagkatap. So ano, tama mali, di tama yon. Hindi sumipot, di naging mali. Pag mali, anong gagawin? Banatan daw. Ba't di mo banatan? Ayan, laki-laki, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Gung-gung. Tuloy natin. Pus, ayaw din nilang harapin. Ito ay paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family. Yun. Namali ako ng pindot. Ito na pala tayo. Wait lang. Asa na ba ako? Ito ba yun? Hindi yan, Drake. Ito. Ito. Yan ba yun? Ito nga. Wait lang. Simulan natin. Yan. Tuloy natin. Green Sea Canada. May-ari ho yan ng... Lupit. Joke lang po, ha? Talay. Ikalawa naman ay kasong sexual abuse kung saan si Kibuloy ang bukod tanging akusado batay sa warrant of arrest order. March 14 pa dapat ito ipatutupad pero hindi muna ito inilabas. Bunsod ng umani motion for reconsideration na ihahain daw na makusado sa Department of Justice. Pero nang matapos ang buwan ng Marso, wala namang natanggap na resolusyon ng Korte ng Davao mula sa DOJ. Kaya naman iniutos na ng Korte ang agarang pagpapatupad ng arrest. Kita nyo ha? Tingnan nyo ang isasagot niya dito. Todo talaga sila. Parang feeling ko, ganun kadaming mga NBI na napumunta doon. No? Talagang punong-puno. NBI, police, talagang ano. Eh, no? Talaga ka rin. Tinitibis talaga eh. What the fuck? Sabi mo kanina, 'di ba, kapag may warrant na lumabas at sa mga palabas ng mga tanga-tanga yung vlogger na DD-shit, ang palabas nila magkakaroon pa ng parang dahas-dahas pa kasi yung mga praise the father ni Kibuloy, lalo yung mga pastoral, may mga video pa na dadamo na kay Shaman. Bawa kayo dumaan dito. Si pastor, yung mga ganun pa, 'di ba? Galit-galit yung tatlong pastoral. Sabi nila, ikaw, ganyan pa . Dadaan mo na kayo sa amin dito, yung mga Charles Angel. Tapos yung ibang mga, parang panakot ng mga vlogger ni Kibuloy na hindi sila papayag na kunin si Kibuloy. Wala nga dyan, paano kukunin? Natural, kailangan talaga ng mga kapulisan natin, NBI, na merong backup talaga. Dahil siyempre, malaki ang papasukin lugar . Malay ba ng mga kapulisan, ng mga toridad kung may mga biglang armado dyan. Ang bobo talaga, no? Tebes na tebes ang datingan ito. Anong tebes na tebes? Pastor Kibuloy at ang iba pang akusado sa Regional Trial Court para magpiansa. At kaninang hapon nga, nagtungo na sa korte ang tatlo sa mga akusado sa kasong child abuse. Nagpiansa sila ng tigwa 80,000 piso. Hawak na rin ng Davao City Police. Tignan mo, wala lang, nga nga lang. Pero kapag ang babanatan niyan si PBBM at ibang ahensya ng gobyerno, para nang bumubula bibig niyan. Tignan mo, tameme . Warrant ni Kibuloy lumabas, tameme. Di ba? Wait nga lang. Bago ko nga ituloy ito, re-request lang ako, no? Ilan ba dito yung solid talagang subscriber natin? Kasi yung nagla-like, wala . Di ba? Ano to? Puro basher kayo dito? Puro kayo banatae dito? Ha? Bibilang lang ako ng mga 15 seconds, ha? Kailangan mapagalaw natin yung like natin, ha?
Sabay-sabay tayong mag-like ka. 1, 2, 3, let's go. Baka nakakalimutan nyo kasi. O, pakipindot muna bago kayo tuloy. O. Ah, tuloy, 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 tuloy. Kung tapos na kayo mag-like, paki-type na lang I love you direct. Oh. Ah. Kung hindi ko man kayo nabate, wag naman 'yung gawin dahilan 'yan para hindi mag-like. Kayo naman ang babaw niyo naman. Charot lang. Ah, tuloy natin mga ka-eksena ha. Sa mga hindi ko nabate, I love you. Wag na kayo magtampo. Ang kopya ng warrant of arrest order ng korte. Ah. Naghahanda na sila para maisilbi ito sa mga nakalistang address ng pastor. May tiniyak naman ang Davao City Police oras na madakip nila si Kibuloy. Wala kaming kinikilig. Alam nyo, dapat tiningnan nyo rin yung McDonald's dyan. What the fuck? What the fuck? Grabe no, napakasustansya ng topic ni Banat Bay dito sa Waranto Pares no? Grabe no? Sobrang kakapulutan mo ng aral. Huwag nyo daw tignan dyan sa loob. Sa labas din daw may McDonald's. What the fuck? What the fuck? Hi, Liz. Grabe, no? May McDonald's sa labas eh. Balita ko, dyan din yung may-ari din sila eh. Oh. Dyan daw kumakain yung mga ano, sa McDonald's. Sana tiningnan nyo kasi mahilig ata sa French fries si Kibuloy. Si Pastor eh. Wait, what? McDonald's? Waranto Pares? McDonald's? Tanya doon! Hanman ba no kung... Wow, wala talaga siyang sinasabi. Ganun lang. Parang tanga na content lang. Prominente ba na siyang tao or ordinary? Yung sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow, ma'am. At saka... sa tingin nyo, ito nagtatanong lang ah. Sa tingin nyo, bayad na bayad kaya si Banat Bay at iwas na iwas dito sa content ng Waranto Pares? Oh, pero mamaya magla-live na yan. Makakatunog na yan, makakalata na yan. Naku, may bumabanat sa akin, nahalata na umiiwas yata ako kay Pastor ah. Pagdating sa Waranto Pares ah, wala akong sinasabi ah. Eh, ako pa naman si Banat Bay. No one is above the law. Kapag tama, palakpakan. Kapag mali, banatan. What the fuck? Sa tingin nyo kaya? Ganda ng content, no? Oo. Pag, just in case, ma-arrest namin si Pastor Kibuloy, no special treatment yan, ma'am, no? Just in case, ma-arrest siya, mayroon kaming custodial facility dito sa headquarters, mayroon din kami sa ano, station kung saan siya ma-arrest. Naka-standby rin ang Davao City Police sakaling kailangang alalayan ang Senate Sergeant. Sabi nito isa, sexual abuse pero puro babae ang kinasuhan. Ano yan? Tinan mo. Tinan mo yung nag-comment sa kanya na subscriber niya. Bobo talaga eh. Buti kinorek ni Banat Bay. Hindi, meron pa ibang kaso eh. Yung child abuse, meron din na iba. Ba't nalungkot ka, Banat Bay? What the fuck? Nalungkot bigla nung pinaliwanag niya. Hindi, meron pang iba eh. Hindi niya masang-ayunan eh. Uhan, ano yan? Hindi, meron pa ibang kaso eh. Yung child abuse, meron din na iba. Pero... What the fuck? What the fuck? Hindi, sasagot yan. Babaray niya, babaray niya. Alam mo, kung malaya lang sana tayong ipakita yung mga ebidensya. Tingnan nyo ito ah. Mind conditioning na naman to. Kagaya ng ginagawa ni Pastor Kibulok. Sinong Pastor Kibulok? Yung sinunog natin. Yung tatanga-tanga vlogger ni Kibuloy. Ha? Yung mind conditioning na sinasabi nila kung pwede lang daw nilang ilabas yung hawak niya about kay Kibuloy para daw maniwala ang taong walang kasalanan. Yun ba yung gusto mo sabihin? Na ipinakita sa amin nun? Lahat yun malabo. Eksakto, mga tanga, mga bobo! Yun naman pala eh, sa tingin nyo pala, ang ganda pala at matibay at malakas ang gamit nyong ebidensya, ang tanong, nasan si Kibuloy? Bakit nagtatago? Asa korte na, di ba? Harapin ninyo mga hunghang. What the fuck? What the fuck? Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Praise the Father! Halak ka!
Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko na yan dito. Tatay ninyo siya. O ano pa sinasabi mo dyan, Banat Bay? O, di ba? Dapat isa ka sa mag-push kay Kibuloy. Pastor, naniniwala kami sa inyo sa pinakita niyo sa amin. Kaya dapat tumarap na kayo. Siguradong mananalo kayo dyan. Kaya lang, bakit kayo nagtatago? Napakahina talaga ng mga utak ng mga vlogger ni Kibuloy kung iisipin niyo talaga. Di ba? Oh. Yun naman pala. Diba? Yun naman pala eh. Ba't hindi nyo pa soplakin yung mga buwisit na mga sinasabi yung peking mga testigo? Ang dami pang inaantay dyan. Lumala pa ng lumala. Ay nako. Halaka. Praise the Father. Diba? Papakain ko kayo sa langgam. Upulitik yung likod nyo. Charot. Na nangyari. Oo. Oh. Kaya nga, sa totoo lang, isa ho sa magaling sa administration itong si Kibuloy. Wawa. Biglang magaling sa administration na si Kibuloy sa'yo, ha? Samantalan dati, SMNI, fake news yan, sabi nyo. Oh. Pastor Kibuloy, grabe ho yung... Oh, tapos ngayon, nandun kayo sa SMNI, sa bulsa ng bayan. Oh. Yung kanyang... yung pagpasok mo dyan, oh. May membership talaga. Oh. I mean... Hindi ko kasi ako sanay sa ganun eh. I mean, nakadalawang church na ho ako. Sa kanila... Kita mo nga ikaw, nakadalawang church ka na. Ibig sabihin, magulo utak mo talaga. Ano ka ba talaga? Lalaki? Tatanong lang. Wala, hindi. Kailangan talagang may pipirmahan ka kung para maging worker ka. Oo. Eh, yung iba na nagsabing inabuso sila, eh hindi na sila parte. O, ito pakinggan yung mabuti. Isa pa to sa katangahan na sinasabi nila. Na ginagawa nilang pakalat nilang mind conditioning sa tao na walang kasalanan daw si Kibuloy. Eh ang tao, hindi na kagaya ninyo mga tanga. Alam nila kung ano yung mga nangyayari at dapat gawin. Anong gusto yung palabasin? Na yung mga dokumento na hawak nila, yung mga sinasabi ngayon nila dito, ay malayong malayo daw sa sinasabi ng mga testigo. So what the F are you waiting for para pumunta at alin? Sagutin. At ikontrahin, di ba? Eh, kaso inantayin nyo pa yung warrant. Eh, sinong tanga rito? Oh. Hindi ko na lang ubabanggitin, pero... Oh, yan na, oh. Pares na pares ni Kibulok. Yung details, pero hindi na daw sila parte. Oh. Kasi meron silang mga ebidensya pinakita sa amin, oh. Di ba, napakinggan nyo yung Senate hearing. Inakusa kami, inakusa na nangyari sa ganitong taon. Oh. Pero, etong taon na to, wala na sila dito. Oh, ano pang problema? Ano yung bumalik sila para magpaabuso? Oh, ano nga ang problema doon? 'Di ba? Oh. Sino may problema dito? 'Di ba? Ang basic lang, 'di ba? Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko na 'yan dito. Halaka, praise the Father. Charot. Oh. Hindi, totoo naman 'yan, 'di ba? Ano 'yun? Wala ka na, hindi ka na member dito, ha? Oh. Hindi ka na namin hawak. Tapos bumalik ka pa para oh. Magpaabuso pa ulit-ulit. Ano yun? Praise the Father. Kung sasabihin mong inabuso ka, siguro nung nasa loob ka pa. Ay, natural! Ang hina talaga ng utak nito. Naguguluhan na siya sa sinasabi niya eh. Diba? Oh, pag nagalit sa'yo si Pastor, nakuyari ka. Kaya... Huwag ninyong galitin ng anak, ha? Bakit? Pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Yun lang. Halak ka. Ah, tuloy natin. Ang galing na itong vlogger na to. Pero kung aabusuhin kang paulit-ulit na wala ka na sa loob, ano yun? Diba medyo kalukuhan mo yun? Ikaw bilang vlogger, tatanungin kita, tanga ka ba talaga? O tanga lang, o tanga-tanga, mas tangan-tanga pa. Hindi ba ang dali-dali lang intindihin ng logic doon? Di ba? Oo. Oh. Hindi ba kayo matutuwa niyan? Content nyo pa yun eh. Ang ganda niya no? Pansupalpal sa lahat ng mga kumakalaban kay Kibuloy. Di ba? Nasa inyo pala ang katotohanan. Kayo pala ang daan. Ano to? Si Pinoy?
Kumbaga, kayo ang nagsasabi ng totoo. Bakit hindi pa kayo lumabas? Umpisa pa lang. Bakit hindi nyo patapusin na yung kahibangan ng mga testigo sinasabi nyo? Ano kayo, tanga? Halak ka. Diba? Oh. That arms sa pagsisilbi ng hiwalay na arrest order para kay Kibuloy. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pag-iimbestiga ng Senado sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy bilang na ang masasabi. Kawawa naman to si Ontiveros, ano? Oh, bakit naging kawawa daw? Epal lang epal, hindi lumalabas sa survey. Diba? Ako wala akong pakialam. Labas na tayo sa usapin ng Risa Ontiveros, kung tatakbuhin o hindi. Out tayo dyan. Doon tayo kay Kibuloy. Tingnan nyo ha. Wala talaga siyang naging maayos na sagot dito paliwanag pagdating sa warrant kung hindi alin. Ibahin lang yung topic, mapunta sa kung saan-saan lang. Wala dun sa warrant tayo. Oh. Ay, nako. Yung araw ng pasto. Sabi nito, Isabanat ba, nagpapalit ka ba ng damit? Hindi. Sinasampay ko lang dito tapos gagamitin ko uli bukas. Ngayong halos lahat ay... Grabe naman yung nagtanong na yun. Huwag nyo na kasi tinatanong. Ako nga din eh. Kahit ganyan din ako minsan eh. Diba? Pagka ano, ginagamit ko lang ulit yan kasi hindi naman yan madumi. Diba? Kumbaga, pang live mo ba? Tsaka mainit kasi dito sa bahay kaya favorite ko yung nakalabas yung ano ko, yung aking braso. O, tuloy. Ay, nawala. O, tuloy natin. Yan siya sa bansa, gumagalaw na para mapanagot siya. Sakali namang mauna ang Davao City Police sa pag-aresto sa pastor, hihilingin ng Senado na parapin sa kanilang pagdinig si Kibuloy. Banat ba'y sabagot ka naman? Magpaliwanag ka naman. Ay, andito pala si Jake Magnus TV. O, sa mga kaeksena natin dyan na hindi pa nakakasubscribe dito kay Jake Magnus, ha? Isa pa ito, pogi din to eh, Papa Balls. Huwag niyong kalimutan i-subscribe din to, ha? Alam nyo, yung magtulong-tulong tayong magpakalat, na ipakalat yung mga ginagawang kahibangan nito, mga DD-shit vlogger na to. I-share nyo at mag-like kayo sa mga videos ng mga vloggers na pinapanood nyo. So, huwag nyo rin kalimutan, Jake Magnus TV. Ha? Thank you. Tuloy natin. Cheryl, hinalughog ng mga tauhan ng NBI at mga pulis ang ilan sa property o ari-arian ni Kibuloy dito sa Davao City. Kabilang na nga dyan, yung Big Dome, yung Prayer Mountain at ang mga property niya sa Samal Island. Pero anino ni Kibuloy, wala silang nakita. Ang tanong sa ngayon, nasaan na nga ba ang pastor? Ayon sa mga otoridad, nandito pa rin siya nagtatago sa Davao City at bukas, hindi pa umaalis ng bansa. Yun, wala na sinabi. Welcome Jake Magnus, ha, kapatid. Oh. Abangan nyo bukas sa Banatero, sa SMNI. What the fuck? Halak ka. What the fuck? So, dito sa content niya na to, matatapos na. Wala ho tayong nakuwang magandang sinabi about dito sa warrant ni Kibuloy. At siya mismo nag-debunk sa sarili niya sa mga videos na pinakita ko kanina lang. Di ba? Pakinggan pa natin, nag-promote pa talaga ang kumag. Malay nyo, sumulpot doon si Pastor Kibuloy. Abangan nyo, ha? Wala lang, may mga content lang siya para may maakit na manood sa views niya. Diba? Banat may paliwanag muna. Wala nga pinaliwanag to eh, puro ano lang. Tamang kwentong tanga. Oh. Abangan nyo bukas, 8 o'clock ng gabi. Oh. Malay nyo, biglang mag-appear sa amin si Pastor Kibuloy. Huwag kang mag-alala, naka-line up na yung ano nyo, live nyo dyan. Babanatan ko din yan. Mga mukha kayong mga tanga sa harapan ng camera. Halatang halata yung mga galawan nyo. Hindi kayo pwede maging anchor. Ang dawat sa inyo, maging alin, pang-angkla. Saan? Sa barko. What the fuck? Okay, hindi naman kayo bagay na angkor. As in literal kayong gawing angkor o yung angkla sa barko. Lalo na si Boss Dede, naku bagay na bagay yan. Lulubog talaga yan. Ay, hindi, aangat pala yun kasi ampaw pala yun eh. Kasi inimbita namin na ma-interview namin eh. Malay nyo lang naman. Oh. Hindi namin alam kung nasan ha. O, diba? Dapat sabihin niya, Pastor, lumabas ka na. Pastor, ito yung sinasabi mo. Ito yung hinihintay mo. So, anong tawag kay Banat, Bay?
bukod sa double standard na, ano pa? Bayaran to, di ba? Ba't mo nasabi direct na bayaran? Hindi ko sinasabing legit na bayaran. Yun nga lang, papapaisip ka na baka bayaran nga to. Kasi from his words, no one is above the law at magbaytama, palakpakan at pagmali, banatan, pero wala tayong narinig. Kahit si Bantag, di namin alam eh. Oh. Tumawag na lang bigla. Kasi nung kinakausap namin si Baste, aba, nainganyo si Bantag, sabi niya, ako din. Ay, Mami's Vlog, wala kami pakisayo, banat bay, sabi niya. Oh. Tinawagan yung SMN. Sabi nung SMN, sino to? Si Bantag to. Ha? Totoo ba si Bantag ka? Gusto mo pasabugin ko. Ganun. Sabi ko, ganun ba? Sige. Tapos tiningnan nila. Yun, nakita nila. Halak ka. Malay nyo, biglang mag-appear si Pastor Kibuloy dyan. Pastor Kibuloy, kung nanunood ka man, kung saan ka man nanunood. Sige na, interviewin ka naman namin para... What the fuck? Yan ang para sa bayan niyang lintik na vlogger na yan. Imbis na akala ko sasabihin niya, Pastor, sumuko ka na. Harapin mo na, Pastor, para mapagtanggol mo at masabi mo ang katotohanan. Wala. Diba? So, mga kapatid, mga kaeksena, dito sa pinakita ko na to, kayo na bahala mag-absorb, umintindi, at itatak sa utak ninyo ang alin. Pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte. Tama siya dito sa sinabi niya, dapat sa husgado. Kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado, tapos pag nag-issue ng warrant sa husgado, di ka naman sumipot. What the fuck? Diba? So, mga kapatid, mga kaeksena, itong mga napanood nyo na to, bahala na po kayo dito. Basta ako, binigay ko yung aking opinion, yung aking sa pantaha at kumbaga ito yun talaga yung naiisip ko . So, bahala po kayo kung tatanggapin nyo o hindi. So, dito, maliwanag na umiwas at tila... iwas pusoy talaga si Banat Bay pagdating dun sa Warrant of Arrest. At doon ho natin makikita kung anong klaseng mga vlogger ba talaga to. At kahit anong deny nila na sila ay para sa hindi daw sila bayaran, hindi daw sila pumapanig lang sa isang sitwasyon. Mga ulol! Lokohin nyo yung sarili nyo. Kayo na lang, wag kami. Dito pa lang po, kitang-kita nyo na . Diba? Imbis na siya ay ipairal yung sinasabing batas and no one is above the law pero walang ginawa. So mga kaeksena, dito na muna natin puputulin at ang nanalo sa ating live survey sa aking katanungan, ang litanya ba ni Banat Bay na no one is above the law, kalokohan lang ba yung ganyang sinasabi niya? At ang sumagot ng 9%, hindi yung kalokohan direct, kasabihan niya ni 9%. At ang sumagot ng katarantaduhan, hindi yan totoo. Hindi niya nga kayang sundin . 'Di ba? 'Yun naman talaga . Although kasabihan niyan, pero mismong kay Banat Bay hindi niya kayang tuparin. Bakit? Bayad ka ba? Nagtatanong lang. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo ulit maya-maya lamang. Break time muna ni Direk. Ingat po kayo at see you later mga kaeksena. Maraming salamat po sa lahat ng mga bagong subscriber natin at mga kababayan nating OFW. See you again later. This is your host, Direk Freddy Valera. I love you and see you again. Paulit-ulit ako yata. Bye! I love you. Thank you, Dakabogeras.